Hi, Myla. Hi, everyone. Ano pong masasabi ninyo tungkol sa issue na Taiwan ID lang ang habol? Tadya, nimenyo sa mo kampa. Diyos sa Philippine rin, kin Taiwan jihon, Diyos sa ingway, Diyos sa yaw na tao siyang pansanari. So, may gabi ka na itong tanan. Unsa may inyong ikasulti sa issue nga ang mga Pinay dire ko no? Taiwan ay dira ang habol. Mora ilahang ko. Mora ilang gusto mo magpakasal sa last Taiwanese. Okay? So, daghan kayo mag-issue. Karon nag-live na lang gid ko para matubag ta mo directly. So, interact lang gamay. San kayo dito sa Taiwan? How are you guys? Long time no live. Long time no see. Si Jovi, si Huang. Huang, ni hao. Hi, say. Zero. Hi, Zero. Justine, hello. Wo ai chakali, wo ye ai chakali. Tani. Maries. Renz. Nobody. Hana. Mita. Wow. Norbert. Erlinda. Hello, Erlinda. General. Okay, hi, General. Oh, si Benson. Okay, guys. Invite user to go live together. Hi. So, guys, what can you say? Ano pong masasabi ninyo tungkol sa issue ngayon na medyo mainit-init pa that Filipinos married Taiwanese for citizenship, for Taiwan ID. Okay? Tamen so, hanto sa Taiwan da Philippine ren, shen za ken Taiwan jiehun. Wei la iga tong xi, jusu na tao shen ben zhen. Any reaction? Main. Ayan. Baka walang married to Taiwanese dito, ano? Yung mga naka-view ngayon. At saka yung mga nag-join. Sayang naman. I hope you guys can say something. Actually, parang naging issue yan recently sa aking TikTok. Kasi I decided to create a video. And then that time, gumawa ako ng isang learn Chinese video kung paano sabihin ang divorce sa Chinese. So, ang Chinese sa divorce is Li Huan. And then, doon na nagsimula na mas parang may iilan na nag-comment doon. Na masyadong parang yun ang lagay nagiging stereotype. Alam nyo yun? Yung parang mas bumaba ang kalidad ng mga Pilipino dito sa Taiwan by saying na nakikipagrelasyon lang sa Taiwanese para sa Taiwan ID. So, sa tingin ko, I mean, hindi lang yan opinion kasi ng isang tao. Hindi lang yan dapat isang tao lang, diba, ang magsasabi ng ganun. Dapat, ano din, dapat, hello, Sir G. V. German. Hello. Kumusta, Sir? Anong masasabi po ninyo, Sir, sa issue na, have you heard of it? Totoo ba ito? I think nakapagtrabaho ka sa Taiwan kasi may Taiwan flag ka eh. Totoo ba ito, Sir? Alam niyo, Sir, ano eh, parang hindi lang naman mga Filipinas ang nagiging spouse ng Taiwanese. May mga lalaki din or Pinoy din na spouse ng Taiwanese. So, wala. Gusto ko lang malaman kung ano ba talaga ngayon na ang nangyayari sa mga kababayan natin. Kasi parang nasa ibang ano na yata tayo, planeta. Parang ang dami na yata ang ganap. What can you say po? Hello, Axel Rose. Oh, you've never heard of it? Ako,
Actually, sir, I've heard of it, but not actually sa mga Filipinos. Tapos, hindi rin mga Pilipino ang nagsabi sa akin. Mostly po, halimbawa, pag sumasakay ako ng taxi, yung issue, sir, is ganito. Gumawa ako ng video. I have two playlists, di po ba, Sir German? Una is Learn Chinese, and pangalawa is yung Feel Thai Care. So, yung Learn Chinese natin, nagtuturo ako ng mga useful Chinese words. Tapos, yung Feel Thai Care, nagsasabi ako ng mga information na pwedeng makatulong sa mga kababayan natin for culture education. So, to this matter, gumawa ako ng video na ano sa Chinese ang divorce. So, yun. Ang divorce in Chinese is li hun. Ganun. So, meron na nag-comment. Doon na nagsimula na may mga Filipinos. Iilan din po ang nag-comment at nagsabi sa akin na alam mo ba, madam, yung mga Filipinos dito sa Taiwan nakikipag-relasyon at nagpapakasal sa Taiwanese for the sake of Taiwan ID. So, yun parang sabi ko, kapag yun lang ang habol ninyo para magpakasal sa Taiwanese, baka yung ganyan, may ganyang plano, siya lang ang mapapahamak, Sir German. Bakit kamo? Kasi, alam mo po, dito sa Taiwan, hindi ka basta-basta nakakapag-apply ng Taiwanese ID. Lihun po is divorce. So, yes, ang tawag po dyan is lihun. That's Chinese. Hello, Akira. Good evening. Lovely. Just got the number one gifter badge. Oh, thank you very much, Akira, for the gift. Alam mo, problema ako niyan kasi hindi ako makapag-register. I wanted to give gifts as well. Tapos, hindi ko ma-register. So, yeah. And then, I'll continue po, ha, Miss Akira, Madam Akira, and Sir German. So, yun. When I thought about lihun or divorce in Chinese, doon na nagsabi sa akin na mga Filipinos nagpapakasal sa Chinese. Oh, that's so cute. Sabi nila, magpapakasal sa Chinese para lang sa Taiwan ID. So, sinabi ko naman yung pinaka-totoo. Diba? Ma'am, good evening po. Ma'am, tanong ko lang po, kapag tapos ang contract, libre po ba ang plane ticket po? Yes! Of course! Yes, if it's end contract, yung transportation pa uwi is free. Yes, that's free po. So again, to continue po, Miss Akira, Tom, and German, sabi ko, alam mo, hindi basta-basta makakuha ng Taiwanese ID. In fact, alam mo, siguro hindi, you've never heard of this, you need to stay here in Taiwan. At not only stay, but live in Taiwan at least 3 years. So, yes, mostly madam is like that, reality. And ako, can you tell me, Miss Akira, anong nangyayari? Kasi, sa tingin ko, sila ang mapapahamak pag ganyan ang kanilang ginagawa. Yung mga may balak magpakasal sa Taiwan rin na Philippine, we need na magpakasal din sa Pinas and Taiwan. Yes, exactly. So, you know, that's a good point sa'yo na sinabi, Sir German and Miss Akira. Kasi ganito po yun na, number one, walang divorce sa Philippines. So, kung makikipag-divorce ka sa Taiwan husband mo dito or spouse mo dito sa Taiwan, dito lang kayo divorced. Pero, pagdating sa Philippines, married pa din kayo unless mag-apply ka ng annulment. But for now, hindi pa kasi talaga totoo, sure na talagang okay na ang divorce sa atin. Ano lang, nakapasa na sa ganito, ganyan. Pero, hindi pa klaro kung talagang okay na. As in, pwede nang i-avail. So, to continue, Miss Akira and German, alam nyo po, 3 years, diba? You have to stay here. And then, after that, kailangan mo ding mag-aral ng Chinese or Mandarin. Meron silang 72 hours minimum na parang requirement. And then, hindi lang yan, sandamakmak na documents, Miss Akira, ang ipaprocess. So, yun nga, iniisip ko,
kung halimbawa yan lang yung habol nila, no, Miss Akira, nakakaawa naman din sila kung yan yung plano nilang ganun. Kasi imagine mo, kailangan mong samahan ang asawa mo for 3 years. Kailangan nyo magsama. And alam nyo po ba, kapag mapatunayan ng asawa mo na yan lang yung habol mo, pwede ka pang, parang i-complain and hindi mo makuha yung citizenship. Kasi ganito kasi, yung Taiwan citizenship, kapag may asawa ka, kailangan talaga may sponsor. Now, if you're divorced, is it possible makakuha? Posible, but kailangan mong financially stable at marami pang documents na i-prove na talagang stable ka nga talaga, na you're worthy of the citizenship. So, alam nyo po, medyo magulo talaga pag ganito na ang parang nangyayari ngayon. And, syempre, nakakaawa din yung mga may edad, diba? Kasi, yung naisip ko lang, siguro mga may edad yung parang biktima. Eh, mamamatay na nga halos yung mga may edad. But, lahat tayo pupunta sa edad na ganun. Sa tingin ko lang, Sir German, I don't know what you guys think, ha? Miss Akira, what do you think? Pupunta tayo lahat sa edad na, syempre, malapit na tayo sa ating kailangang, katapusan, diba? So, halimbawa, kung biktimahin mo yung mga ganung edad, diba? Nakakatakot kaya yun. Like, ano ang balik nun sa'yo or sa kanila? Full-blooded Pinay po ba kayo, madam? Yes po, don't peeping. Yes. I am a Cebuana. My parents po, like, they're from other, meron silang provinces, but doon na ako lumaki at saka yung mga kapatid ko sa Cebu, kasi doon na po sila, nag-migrate na po sila sa Cebu. Yun. Mukha po ba akong Chinese? Or ano? Kasi lagi akong napagkakamalang Chinese. So, okay lang po yun sa akin. No problem. Kasi yung tatay ko naman, medyo chinito kasi. Kaya, dun ko nakuha yung pagka-chinita. Half. Half German, half shepherd, sir. Yan yung joke sa Cebu. Like, halimbawa, may breeding ka? Yes, half German, half shepherd. Mga ganun. Are you from Cebu? Tagasan po kayo, Don Piping. Maayong gabi sa mga kaibang mabisaya. Uy, you're right, madam, if you want to marry the Taiwanese just because you love him. Yes. Alam mo, Miss Akira, Madam Akira, ang hirap nga ang makisama sa taong mahal mo. Yun pa kayang hindi mo mahal tapos ID lang ang habol mo. Paano mo matitiis ang 3 years, di po ba? Ang sakit-sakit kaya nun sa dibdib. Baka mamaya, hindi mo pa nakuha yung Taiwan ID mo na heart attack ka na. Ay, sa Tarlac. Ay, that's nice. Hello sa mga taga Tarlac. Don Piping. Yan. Alam niyo po yung pamangkin ko, Piping din yung palayo niya. Good evening, Choosy 18. Ba? Buti ka pa, 18. I'm 41. Yeah, I'm 41 years old. Proud 41. Yan. 1982. Yan, ganun. Gusto ko talagang tumanda. Talagang sinasabi ko yung totoo. Pero, alam nyo guys, ito, not my real name po. Ano lang po, etos lang. Pero maganda ha, don't Piping. Yung pamangkin ko, Piping talaga, yung palayo niya, yun. Tawag namin sa kanya, Piping talaga. Because me and my fiancés were already 7 years and proud to say, she's so proud of me. Oh, and I'm proud of you too. Totoo, Miss Akira. Kasi if it's about love, and then love is an amazing thing. My God, ang sarap ma-in love. Ang sarap-sarap ma-in love. Alam nyo ba, Taiwan resident ka na po ba? Yes po, sir. Matagal na po, sir, Don Piping. 2007 pa po. Can I ask, ma'am, what is the best way to do para mapabilis yung annulment ng isang tao? Actually, I can share something about this, Sir German, kasi my brother and my sister-in-law, sana all, Don Piping, sana all. Sana all. No. Nag-annulment din po sila, Sir German. And alam niyo po ba kung ano lang? Number one, ang reason talaga is psychological incapacity. Yan po yung, nila, number one na reason. And then,
nung nag-process na po, 'di ba? You have to pay for your lawyer agad-agad eh, on the spot. So, binayaran agad yung lawyer on the spot ng buo. And then bawat hearing, hindi pumupunta yung brother ko, so yung wife lang niya, yung sister-in-law ko. And then that's it. Tinapos lang yung hearing and then annulled na sila. Ganun lang po kabilis. As in, ganun lang po. Been here sa Taiwan for 12 years. Ay, Don Piping, that's good news. Kasi, di ba, have you heard of the permanent resident certificate for the professionals? You can try it po. May mga JO ka po ba, ma'am? Choosy, I'm really sorry kasi hindi po ako related sa any business po dito or employers po dito, but I can actually give you some advices tungkol dyan. Number one, meron pong direct hiring ang 1955. All you have to do is to call them or check their website. Pangalawa po, meron pong mga posts na job offers sa makikita sa Facebook. And then kung talagang kailangan mo ng urgent, just PM me and then I can give you someone na pwedeng maging isang tulay para makahanap ka ng work na legit, ha? Hindi ka pagpeperahan na ganun, okay? Pero syempre kailangan i-private message kasi syempre I have to protect the privacy of the person kasi private person din po siya na tumutulong din po sa mga katulad nyo na naghahanap ng trabaho. Napapanood ko po kasi kita lagi dito sa TikTok. Broker ka po pala, ma'am. I know, hindi po ako broker. I am an online media dito sa Taiwan. So, I am a Filipino media personality po dito. I am a model, actress, and I'm also a media. So, I have my own website, I have my podcast, and then, syempre, social media din po. That's why I'm quite here on social media. So, you can visit Hello Philtai sa Facebook, YouTube, and TikTok. Meron akong bago sa Instagram kasi na-terminate po yung Instagram ko dati. But then, it's alright. You can just search for Hello Philtai. Oo, yung magpanggap yung isa sa kanila na may diferensya. You don't have to pretend, sir. Ano lang, psychological incapacity. It means na ikaw at saka yung partner mo ay hindi talaga nagkakasundo mentally. So, hindi mentally mature, ganun. Madali lang po, sir. Yes. And just listen to your lawyer. And then, sa case po ng sister-in-law ko and my brother, I think, basta saglit lang. Na-process agad. And then, afterwards, lumipad na po ng ibang bansa yung sister-in-law ko. Yeah, so mabilis lang po, sir. I think, basta magkasundo lang kayo, tapos yung isa, hindi na kailangan pumunta sa hearing, ganun. Yan kasi na, yung sa sister-in-law ko, ha. So, I'm not sure now, but that was like, how many years ago? Mga few years ago din po, Sir German. So, you can try. So, una, syempre, maghanap ka ng maayos na lawyer. Tapos, syempre, bayarin mo ng maayos yung lawyer. And then, the lawyer will help you tungkol sa pag-process ng documents with, like, psychological incapacities about behavior and maturity. Kapag intellectual incapacity, yun may diferensya na sa utak yun. So, iba talaga yun, sir. So, maybe you can go for the other way for the maturity ganun. It's so happy to give a genuine love to a person without any hesitation because you love. Yes, ang sarap ma-in love. As in, alam niyo po ako, I'm really for love. And I've loved someone and I've been hurt really bad. As in, so bad. As in, talagang, yung alam mo yung, ano ka, as in, broke na broke ka talaga, Madam Akira. But, you know, the good thing is, you love someone. And then, like right now, when I think of it, I felt like, I'm so proud na nagmahal ako ng ganun, na totoo at buo. At dahil dyan, nakahanap ako ng mas mabuting tao kasi you learn your lessons eh. Diba? Mahirap yung hindi ka talaga nagmahal ng totoo kasi the relationship won't be real. So, hindi mo malalaman na yun pala talaga yung tao na for you kung hindi ka rin naging totoo, diba? For me, the most important thing in this world is to love
and be loved, and at the same time be true to yourself. Yun. Choosy, wow, salamat po ma'am. Ask lang po, at least sakali ma-idea po. Yes, and you can send me a private message sa Hello Philtai Facebook page. Just search Hello Philtai Jen. Kapres lang po ng ano ko, ng account ko dito sa TikTok. Okay? So, let's see. When si Reyes, wow, so proud of you, ma'am. Nako, maraming salamat. Hello, ano yung na-invite? Sorry, na-press ko lang yun. I didn't mean to do it po. When si Reyes, wow, so proud of you, ma'am. Thank you, when si, and I'm so happy to represent our nationality. Diba? I'm so glad to represent the Filipinos here in Taiwan. Alam niyo po, ang dami ko ng nabagong impression sa atin. And hindi ako magsasawang gawin para sa ikabubuto sa atin. Kaya nga minsan, I also have culture education here at nagsasabi ako ng totoo. Minsan nakakasakit, syempre, truth hurts, di po ba, Madam Wensi? But then again, kasi para din yan sa ikabubuti nating lahat dito. Kasi alam nyo po, sobrang lala ng stereotype noon kumpara ngayon. Kaya sana gawin natin ng maayos, di ba? Sabi ni Madam and lovely Akira Jam, because karma Madam now is matik. Matik talaga Madam. Totoo yan. Akala kasi, you know, I was reading something about karma, and this is one thing I've realized. Akala ng maraming tao, ganito ah, listen carefully. I hope I can explain it in a way na malino talaga. Akala ng nakararami, when we talk about karma, halimbawa, di ba we usually say, ay, makakarma ka rin dyan. Parang, mangyayari yung karma sa ibang tao. Yun. But it's not actually going towards that person. Karma actually is going towards you. So, halimbawa, parang ginawan ka ng masama ng ibang tao, and you will say, kakarmahin ka din dyan. So actually, the karma will happen to you. So whatever happens to you, whatever other people do to you, the karma is yours. It's based on what you do and what kind of person you are. Hindi yun sa ibang tao na gumawa ng hindi maganda sa iyo at makakarma dahil sa iyo. It actually doesn't work that way. Yes, may tingnan na natin yung mga sinabi nila. Ma'am, ask lang po, baka may alam ka, ano po ba requirement, second cousin ko po pupunta dito. Ano pong requirement for ano ba, for tourist? It's free visa, so no other requirements other than your plane ticket, your hotel reservation. And yun lang. And just bring your yellow card or vaccination card. Yun lang po. Wala nang iba. Nobody knows when the karma knocks you. It's very true. Yes po, Madam. And actually, it is you. Ikaw ang gumagawa ng karma mo. So, halimbawa, ginawan ka namang sama na instead na maghiganti ka, you decided to be a better person, a good person, the best person of who you are. So, imbis na maging mapasama pa yung mangyayari sa'yo in the future, mas mapaganda. Kasi minabuti mo at you choose to be a good person. Hindi mo ginantihan yung tao na siguro sinaktan ka or ginawan ka ng mali. That's the law of karma. So, parang hindi yun na kapag ginawan ka niya ng masama, tapos magiging masama yung mangyayari sa kanya dahil sa'yo. No, it's that person, kung ano yung ginawa niya, sa kanya manggagaling ang karma na nangyari sa kanya. So, ikaw, ginawan ka ng masama, hindi ka naging masamang tao, still, good things will happen to you. So, ganyan po yung talagang sinasabi nilang real definition of karma. 3 days long, yeah! Yes, so hotel reservation and basta free visa po, hotel reservation, plane ticket na round trip, okay? Yes, round trip. Karma has two kinds, good and bad karma. Yes, I agree, Madam Akira. And kaya nga, ang sarap magmahal. Alam niyo po ba if you love someone,
dearly and purely and sincerely. Maganda yun sa'yo. Alam mo yun, di ba? Marami yung naiinis kasi love ko siya pero hindi niya ako mahal. Di ba? Parang ang daming ayaw ng ganun. But you know what? It's nice to love even if you're not loved back. You know, it's a good thing. It's a good karma. Sarap kayang magmahal. You know? Talagang mas masarap magmahal kesa naghihintay kang mahalin. You know? Parang hindi mo alam kung kailan mangyayari yun. But if you are willing to give love to others, nako, masaya yun. At it will show sa buong aura mo, sa mukha mo, diba? And sa mga nangyayari sa'yo, masaya kasi you're full of love, diba? Sa dorm, you have to ask po your coordinator kung willing po sila magpatira ng hindi po from the dormitory. Kasi normally po kapag dormitory, meron po yung safety reasons. So if you can, kapag sa dorm niyo po siya papatirahin, you have to write an invitation letter. So like, i-invite ko si... Example, ako si Tin, ini-invite ko si Miss Akira na pumunta sa Taiwan as my guest. Titira siya sa aking dorm, pangalan ng dorm, address ng dorm. Ayun. And then, dahil dorm yan, you have to also give a letter na from your dormitory na we are allowing this person na pwedeng tumira sa dormitory. Ganun. Pag hotel kasi po, walang tinatanong. Pero pag halimbawa apartment, bahay ng kapatid or family or sa dorm, meron pong hinihinging mga invitation letter. But if you want to learn more, you can send me a message sa Hello Philtai. You can like my page po, Facebook page, Hello Philtai. Okay? You're welcome. Yan. So, again, parang nalihis na po yung topic natin, diba? But then, it's still related na kapag po kayo magpapakasal, alam ko yung iba practical ang rason bakit napapakasal sa Taiwanese para magkaroon ng Taiwan ID at dito na manirahan. Kasi, syempre, alam naman nating lahat na kapag andito tayo sa Taiwan, if meron tayong trabaho, talagang mabubuhay tayo, 'di ba? Kasi sapat ang sinasahod lalo pat pinapadala mo sa Pilipinas. Sapat pa rin sa iyo at sa mga pamilya mo or yung mga sinusuportahan mo sa atin. Pero again, risking your life for that kind of reason, hindi po siya worth it. Yeah. Kasi marami naman mga ibang bansa diyan, 'di ba, na naghahanap ng mga magtatrabaho para sa kanila. Kasi alam niyo po, yung mga mayayamang bansa, hindi kasi sila nagtatrabaho ng mga hard labor tulad ng farming, mga ganong bagay. Sa factory, diba? Ayaw nilang gumawa ng mga ganong construction worker. So, mostly, binibigay nila sa mga migrant workers. So, ikaw, imbis na parang igapos mo yung sarili mo sa taong hindi mo mahal na maaaring magluluksa ka sa sarili mo for 3 years and baka hindi ka pa makakuha ng Taiwan ID, why not look for a good and better or greener pasture, diba? Sa ibang bansa na pwede kang makahanap ng siguro taong mamahalin mo talaga. I mean, hindi po siya worth it. Para sa akin lang. Kasi, alam nyo guys, kapag magdi-divorce dito, hindi tulad ng sa atin, diba? Nagtanong si Sir German. Hindi tulad sa atin na pwede mong maintindihan ang nakasulat doon kasi English, ba? Diba? Dito, hindi eh. Ang nakasulat dito is Chinese. So, kapag nakasulat Chinese, hindi mo maintindihan, baka mamaya hihingin ka ng malaking pera, malaking halaga, anong ibabayad mo doon? O di kaya, sustento, ba? Diba? Mahirap yung ganun. And then, aside from that, nakagapos ka pa rin sa Pilipinas. And then, if you want na talagang you're free, excuse me, kailangan mong mag-annul pa sa Pilipinas at ang laki ng bayad ng annulment sa atin, mahal. Diba? So, hindi siya worth it. Para sa akin, hindi siya worth it. It's not worth to risk. And masasayang din yung kinabukasan mo if you do that kind of plan.
Yes, I tell my fiance, if in case I will marry you, not just because of the Taiwan ID, it's because I love you. And that's amazing, Madam Akira. I hope marami po ko yung ma-inspire, Madam Akira, na masabihan mo sila na, alam mo, hindi naman mahirap mahalin ang mga Taiwanese. Sa totoo lang, napakabuting tao ng mga Taiwanese. Hindi kasi natin pwedeng hindi natin pwedeng sabihin na kilala mo ang Taiwanese kung ang environment mo ay nasa isang lugar lang. Diba? Halimbawa, sa company lang, dun mo lang nakikita yung mga Taiwanese. But they are just a little part of the Taiwanese community. Ang hindi mo nakikitang Taiwan ay yung mas malawak na Taiwan, na yung mga tao talaga na nasa labas, nagtatrabaho with very good profession, earning really good money, 'di ba? Kakaiba po. I mean, hindi natin pwedeng i-judge ang isang community based on one barangay. Parang sa atin din sa Pilipino, 'di ba? Isang tao gumagawa ng ganyan, ayaw nating i-judge kasi hindi tayo katulad ng taong 'yon. Ganun lang din, 'di ba? Same. I mean, para sa akin, respeto pa din ang number one. Yes. Masarap magmahal, masarap irespeto. Masarap yung naglalakad ka na may integridad kasi wala kang planong masama sa kapwa-tao. Diba? Yeah, sometimes madam, I receive negative response na kalokohan daw yung sinasabi ko. Be practical daw. Sige, let's talk about practicality, Miss Akira. Alam mo, Madam Akira, we can explain this practicality if we base it on the financial or economic situation sa Pilipinas. Kasi totoo naman din na ang dami talagang, you know, mahihirap or dukha or as in talagang sobrang mahirap sa atin. And parang sa utak nila, gagawin nila lahat para maiaangat lang yung buhay nila. Pero, yun nga lang ang problema. Paano kung ikaw ang mapatay? Ni hao, wan shang hao. Hi, David Giant. Hello. Long time no see. So, paano ngayon, David and Madam Akira, kung ikaw yung ininsured tapos after a while papatayin ka? Diba? Nasaan na yung pangarap mo? Alam mo, there are a lot of dangers in a wrong decision. Yan yun eh. Sabi ko, it's my own opinion for me is I need to be true and honest to myself. Yes. And, Madam Akira, imagine mo, magde-date kayo, magsasama kayo, magkatabi kayo. Tapos, hindi mo mahal ang tao. Paano yun? Ang hirap, diba, Sir David? Like, can you hold a girl's hand na hindi mo mahal? I mean, pwede mo bang HHWW holding hands while walking ang babaeng hindi mo mahal? Diba? I think, ang practicality, the right practicality is, you work hard so you can improve your life. So, halimbawa, ang sahod mo ay ganito lang. Practicality is, huwag kang maggumastos na sobra pa sa iyong kinikita. That's good practicality. But the practicality that they're saying, actually, parang romanticizing a wrong deed. Alam mo yun? Madam, isang charot naman dyan. Ay, hello! It's me, your papa. Hello, papa. Diba? I mean, diba, sir, madam, I'm still learning to love him. Oh, that's so nice. Ang sarap magmahal ng tao. You know, let's not be biased, okay? Masarap magmahal ng Pilipino. Kasi I had a Filipino boyfriend. Ang sarap magmahal ng Pilipino. Ang sarap magmahal ng Taiwanese. So, ano bang nagiging basehan na masarap magmahal? Kung talagang gusto mo yung tao, diba? O kung hindi mo gusto yung tao, tapos sabihin mo sa sarili, mahal mo siya. So, hindi ka magiging masaya. And that's not even love at all.
Yeah, madam, we're living for 6 years together already and we're happy to our company. Wow! Congratulations, Madam Akira, and more years to come. Masarap magmahal ng taong mahal ka din. Ay, true. It's me, your papa. Pero alam niyo po, if you ask me, kahit na unconditional love, at kahit na hindi reciprocated, kung marunong kang magmahal, ang sarap ng pakaramdam. Alam mo yung gigising ka ng umaga, pupunta ka ng work, tapos makikita mo, ay, ang cute niya, gusto ko siya, I really love the smile. Diba, ang sarap ng ganong feeling. Ano masasabi mo, Karenyo Brutal? May mga ibang Taiwanese na under nila mga Pinay, kasi hindi marunong mag-Mandarin, hindi sila yes, Karenyo Brutal, and that is one of the dangers. Diba? So, halimbawa, you entangle, ginapos mo ang sarili mo sa isang Taiwanese na hindi mo mahal dahil gusto mo maging praktikal. Halimbawa, gusto mo magkaroon ng Taiwan ID. Ang problema ngayon, hindi ka marunong mag-Chinese at yung plano mo ay nabulilyaso kasi nga hindi mo ma-express yung sarili mo and hindi mo alam kung ano yung mga sinusulat doon. Paano na? Diba? Imbis na ikaw ang mamiktima, ikaw pa ang naging biktima. Ang sakit talaga nun. True, masarap magmahal ng taong mahal ka. Siyempre, you know, as human as we are, totoo naman, I agree na masarap talaga yung reciprocated, yung pagmamahal. Pero what I'm saying is, kahit na wala ka munang partner ngayon, ikaw lang, parang na-inlove ka sa isang tao, nakikita mo siya, parang ang sarap ng feeling, di ba? I don't know. Is it only me? Or kayo, gusto nyo talagang reciprocated yung pagmamahal nyo, di ba? Parang, like me, I really love Zoro, di ba? The character in One Piece, talagang gustong-gusto ko siya. So, pag nakita ko yung Zoro na character sa One Piece, I feel happy, di ba? Parang ganun. Ganong feeling, it's like an inspiration. But then, again, if you're looking for a relationship, syempre, masaya pa rin na reciprocated. Mahal ka din na mahal mo, diba? Diba? Parang kanta ni ano eh, ni, ano nga yun, yung Bisaya? I forgot her name. Yung kumanta sa China, sumikat sa China. KZ, yes, KZ. Ayan. Sige, sabi ni Karenyo Brutal, na sabi niyo mahal ka, di ba? So, Karenyo Brutal, tsaka tanggalin natin yung toxic Pinoy mindset na ang AFAM ang mag-aahon sa buhay ng Pinoy. 100%. As in, agree ako sa'yo, Karenyo Brutal. It is really a Filipino toxic mentality. Now, I would explain this in a cultural way. Kasi nga, sa daming mahirap sa atin. Alam niyo po, ito, honest ah, every time may nakikita akong video ng mga kababayan nating mga OFW, tapos nakikita ko yung bahay nila, nasa bukid talaga, tapos noon is talagang walang bubong, tapos after Taiwan, na nagkaroon sila ng konting ipon, nakapagpatayo sila ng maayos-ayos na bahay. So, minsan, ang iba gusto talaga shortcut, pero alam niyo guys, eto lang masasabi ko. Yes, marami sigurong umahon sa kahirapan, no? Dahil na nagkaroon ng foreigner na partner. Pero, masaya ka ba na yun yung naging basehan ng pag-angat mo? I mean, nakaka-proud talaga. As I've said, mas nakaka-proud na galing talaga sa sarili mong sika, pagtatrabaho, pagtatyaga, na nagkaroon kayo ng magandang bahay. Diba? We don't judge them. We're just trying to tell them na dine-discourage natin yan, lalo pa sa Taiwanese kasi, you know, the Taiwanese people are different. They are hardworking. Hindi sila katulad sa mga, halimbawa, sa mga puti na nagre-retire sa Pilipinas. So, they are actually willing to buy a house there. Pero yung mga Taiwanese, they know exactly na Taiwan is the best place to be. Pinaka-convenient, napakagandang healthcare. So, bakit sila pupunta sa ibang bansa na napakamahal ng healthcare kung nasa Taiwan na lahat ang magagaling na mga doktor, di ba? So, if you marry a Taiwanese for that reason, talagang mababaon ka sa utang kasi hihingan ka ng pera ng mga family mo. Tapos, hindi mo naman masabi sa asawa mo. Tapos, hindi ka mabigyan ng pera. Doble-doble tuloy yung utang mo, di ba? Kawawa ka ng ganun.
don't do it. Kasi maraming ganyan ang sitwasyon dito. Kasi nga, hindi nga pinag-isipan ng mabuti ang pagpapakasal, di ba? I mean, magtrabaho tayo ng maayos. Yun yung pinakamasarap. Yes, madam, masarap magmahal na totoo dahil wala kang dinadalang guilt. Yes! And makikita mo sa mukha ng tao yung punong-puno ng pagmamahal. You can feel it. Diba? It's your papa. Nag-agrees, it's your papa. O, kasi inspired na inspired. Hindi porket nakapangasawa ng Taiwanese or kano ay maiahon na sa kahirapan ang pamilya ng Pinay. I agree, Carino, brutal. Totoo to. Alam niyo po, in fact, ilang Pilipina na ba ang nagiging biktima ng karahasan dahil sa ganitong mga desisyon sa buhay, diba? Na parang kahit na kanino na, kahit sino na, nami-meet mo online, basta, ano, foreigner, sige, halago. Eh, paano kung, alam mo, hindi naman lahat, diba, na napapatay or nangyayaring hindi masama. Pero, I mean, guys, mahirap kapag ganyan talaga ang ginagawa sa pagiging practical. Kasi hindi yan practical eh. That's actually gambling. Alam mo yun? You gamble your own safety and your life, the whole lifetime, for a decision that's not meant to be. Kaya alam nyo, thank you sa mga nanonood ngayon. Alam mo, Miss Shakira and lahat, I'm so happy na meron pang mga ganitong mga kababayan natin na may naniniwala pa rin sa pag-ibig at kasal. Yes. Yes, ibang married sa foreigner, sa news, pinatay ng asawa din na may anak. Yes, and hindi lang po yun nag-iisa, Madam Akira. If we try to research, diba, ang dami na iilan ng mga Filipinas ang nagiging biktima ng karahasan. Dahil nga, akala natin, maiaahon na tayo sa kahirapan kapag yung asawa natin ay isang foreigner. So, again, ang pag-aasawa isang mahirap na sakramento. It really is a difficult vocation. Pero mas magiging mahirap siya kung hindi ito dahil sa pagmamahalan. Talagang pinaparusahan niyo po ang sarili niyo pag ganun yung ginagawa niyo. Kaya sa tingin ko, mainam na napag-uusapan natin ito para parang masabi din natin sa iba yung nagbabalak na wag na nilang gawin kasi mahihirapan sila. Kahit na divorce ka sa Taiwan, hindi ka pa rin divorce sa Pilipinas. So malaking sakit sa ulo pa din yun, di ba? At malaking gastos pa. So sabi ni Carino Brutal, meron po dito mga Pinay na luckily altogether sila mag-work for their family at sa ibang bills. Yes. Totoo yan. So I mean, ang magandang gawin talaga, di ba, Miss Carino, magpakasa sa taong mahal mo. Tapos, pangalawa, kung talagang gusto mong umangat kayong sabay sa asawa mo, you have to be very honest sa sitwasyon sa family mo. Huwag kang mag-hide. Huwag kang magtago ng pera. Di ba? Be very open sa expenses ninyo para hindi ka magkaroon ng bad karma sa sarili mo. Kasi once dishonest ka, something bad will really happen to you. Diba? Yan yung problema dun. So, kaya nga, Madam Akira, lalo puti, lalo sa mga dating apps, nakikilala, very dangerous. Yes, Madam. Diba, yung pinaka-recent, yun nga yun sa dating app lang. And more people are victimized with this. Meron pa, diba, yung mga love scams na pinapadalhan ng delivery or parcel, tapos ikaw pa yung magbabayad, diba? That's really, really dangerous thing. And you should not play with fire. So, sabi ni It's Me, Your Papa. Madam, what is the most you proud in life? To be very honest, It's Me, Your Papa. One thing that I'm most proud of in my life is my truthfulness. Yeah, minsan, alam mo, It's Your Papa, nababash ako dito sa TikTok, napagsasabihan ako ng masasamang mga bagay-bagay na mga kababayan natin dito na hindi naman ako kilala. Pero, I'm proud kasi, para sa akin, alam mo, It's Your Papa, hindi ko kailangang, hindi ko kailangang magsinungaling
para lang may taong maniwala sa akin. Alam niyo po yun? Kasi po, nung 2007 pa or 2007, sir, if you guys don't know, gumawa ako ng isang online network para sa mga Filipino married to Taiwanese. Exclusive po yun. Tapos, nakilala po ng mas maraming mga tao dahil nga marami ako natutulungan tungkol sa culture education and information dissemination. So, naparami, mas naparami pa po yung naging member ng group. Hanggat po mga migrant workers po sa iba't ibang dako ng mundo. So, that's when I decided to make it an online media. And apart from having an online media, It's Your Papa, naging media personality na po ako because first, 2013, that's the first time I had my official TV guestings. And then, maliban pa po doon yung mga feature articles po. Actually, hindi ko na mabilang kung ilang TV guestings. And then, movies ang nagawa ko. And, interviews sa radios, TV. Marami po, marami na pong involvement. But then, again, it's because I wanted to be a Filipino that could mirror the general Filipino. What do I mean by that? Na tulad ng sinasabi ni Madam Akira, 'di ba, na hindi lahat ng mga Pilipino habol lang ang Taiwan ID. Mga Pilipino ay totoo sa sarili, mapagmahal, mapagbigay, talentado, 'di ba? And we are intelligent. So, ang pinapakita ko dito at sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa media dito sa Taiwan, is being truthful as a Filipino. Kung ano talaga ang isang Filipino. So, hindi rin ako bias kapag meron din tayong mga weakness, diba? Tulad ng mga toxic culture natin. But then, I do it in a constructive way. Para hindi ma, alam nyo po, hindi po maibaba yung level ng Filipino. Kasi, ang nakikita ko mga Pilipino magagaling eh. Maaayos, magaganda, gwapo, 'di ba? There's nothing to be ashamed of as a Filipino, pero ang magiging masama lang kung talagang pasaway, which ang dami ng migrant workers na pasaway. And then, yun nga, ibabash ako, pagsasalitaan ka ng masama, 'di ba, sir? But what I'm proud of because I'm truthful sa mga sinasabi ko at sinishare ko. It's from my heart. Talagang galing sa puso. Kasi as I've said, masarap magmahal and I love the Filipino people and I love the Philippines, diba? Yan talaga, number one po yan. Don't mind them, madam. Important is to know yourself and wala kang naapakan na tao. Actually, you help others. Kaya nga, Madam Akira, kaya, you know, minsan, kasi I'm as human as I am, madam, nasasaktan ako talaga. Kasi, imbis na gumagawa ka ng maganda, nagsasabi ka ng totoo, ikaw pa yung masama. Pero sa mundong ibabaw, haven't you guys noticed? Lahat na nang gumagawa ng mabuti, hindi talaga sumisikat. Pero yung mga pasaway, yung naghuhubad, yung mga masasamang bibig, mga ganun, yung mga bastos, yan po yung sumisikat. So, doon natin mababase ang quality ng tao ngayon. So, I think it's also one challenge sa mga parents na i-level up yung mga kabataan, ba? Diba? Too much of entertainment already. Ang babastos, hindi maganda. As in, so, well, gaya ng mga kids ko, hindi ko talaga sila ina-expose sa TV or entertainment. Meron silang mga knowledge sa music, but it's more educational. And lahat ng nakikita nila talagang I see into it na maganda talaga ang lesson na nakikita nila. So, syempre, tiyaga kasi kailangan mo ng oras para sa mga anak mo eh. Kailangan mo makipaglaro sa kanila, interact sa kanila, diba? Kasi nabuboard yung mga bata, ang lalakas ng mga bata ngayon, ibang-iba sa atin, tapos wala silang ibang kalaro, diba? So you really have to give time, you don't have to focus your time on anything. Pero yung mga nanay at tatay ngayon, medyo ayaw na masyadong makipag-interact sa mga bata. So parang binibigyan nila ng cellphone. Akala nila okay yun kasi wala namang ginagawa yung baby. Nakatutok lang sa monitor and that's the most dangerous thing. Kasi walang naituturo at hindi nagpa-function ang brain ng bata. But, you know, that's another topic. Let's not talk about it kasi medyo serious na siya. But again,
Yeah, I have a lot of opinions about that. So sabi ni Carino Brutal, your advocacy helps us to be known by the locals. Yes, madam or sir, really, I'm really for that. Yan po talaga yung pinaka-goal natin. Providing legal assistance, information, and all. Yes, kaya yan po yung pinaka-goal natin na ipakita ang totoong Filipino. Yung hindi yung mga nakikita sa news na nagnanakaw, nagbebenta ng katawan. Hay nako, masakit yun talaga, as in. It's me, your papa. Yes, ma'am, nakita ko din sa FB before na may mga nininira sa inyo. Yes, sir, marami kasi akong issue na pinapost. Pinaka sobra dun is yung sa duster, tapos yung sa mga makeup artist, tapos yung tinawag ko yung attention sa mga nag-organize ng pageant. Kasi alam nyo po, hindi ko malalaman yun kung walang nagre-reklamo sa akin. And then, they wanted me to say it out loud since, yun nga, maraming tao ang naniniwala sa akin. Parang people actually support my page kasi alam nila na we see truth there, facts there. So yun, nagpo-post tayo and parang warning lang. And syempre, kapag ikaw yung taong yun and guilty ka, you also become very defensive. So naiintindihan natin yun kasi alam niyo po, kung bugnutin lang ako talaga, ayoko na pong mag-promote ng Pilipino kasi alam mo, masakit sa dibdib. Pero again, as I've said, masarap magmahal. And I really love our nationality. I really love the Filipino. So, patuloy pa rin tayo. Especially, I have inspiration kasi Filipino-Taiwanese yung mga anak ko, diba? So, sila ang nagbibigay sa akin ng lakas every time may mga bashing na ganun. Alam ko na hindi totoo. But then again, nasasaktan ka, diba? But if naalala ko na, I have kids. Kaya nga again, kung magpapakasal ka sa Taiwanese for Taiwan ID, tapos may mga anak kayo, diba napaka-selfish nun? How will you educate your kids? Paano mo sila matuturo ang magmahal kung hindi mo naman mahal yung partner mo? Diba? Nagkaroon kayo ng anak pero hindi nyo mahal ang isa't isa. Ang sakit kaya nun para sa mga bata? Diba? I mean, it's really selfish. It shouldn't be that way. Napakasakit. Napakasakit talaga. Napakasakit. Kansheneng the... Yung... Kansheneng. Taurin. Ay, thank you, Carino Brutal. At andyan ka ngayon na nanonood sa akin. It's enough already. Talaga. And by the way, lahat po ng TikTok live ko, meron po tayong replay sa Filipina in Taiwan Gen YouTube channel. You can watch it again. So, truth, sometimes nadadamay ang matitino sa paningin ng Taiwanese. Agree, Madam Akira. At hindi lang po ikaw, pati po ako. Kaya nga, bakit ko isa-sacrifice ang mabubuti sa mga masasama, diba? So, we still push the goodness in us. Kahit na konti lang siguro, push pa rin natin. And until we see something good, yan yung paniniwalaan natin. Yan yung ipupush natin. So, halimbawa, kung meron talagang nagpapakasal sa Taiwan ID lang, marami naman ang hindi, di ba? Kaya, yun yung susuportahan natin. Yun, ma'am, yung sa organizer issue, daming nababash sa inyo. Don't mind them na lang, madam. Salamat, it's me, your papa. Kasi, syempre, akala nila, sir, alam mo yung... Marami kasing nabubulag, sir, sa popularity, popularidad, at sa pera. So, yung mga nabubulag sa popularidad at pera, it also can be explained with our culture. Kasi diba sa Pilipinas, popularity din and pera din. Kasi ang daming mahihirap sa atin, kaya maraming nabubulag sa pera, kaya may korupsyon. Tapos, syempre, gustong-gusto natin ng entitlement. Kasi meron pa tayong colonial mentality. Kaya, sa tingin ko, ganito lang kung paano nila binabash ang tao, pero yung tao naman na binabash nila ay meron talagang ginagawa. Sila lang din ang tatahimik, diba? It's me, your papa, diba? Sa tingin ko, later, marirealize din nila na para sa kapakanan din ang mga bagay na yun. Thank you, Carino Brutal.
Lalo if napapanood sa news, sabi ko sa fiance ko, not all okay. Yes, tama po yan. And thank you, Madam Akira. Kasi by saying that, you're defending our nationality. Kasi tingnan mo, oh, kayong lahat na nandito ngayon, I'm sure mababait kayo. I'm sure ginagawa nyo ang lahat para mapaayos at mapabuti yung mga kababayan natin dito, diba? At maprotektahan din yung reputasyon natin. So, yan yung pinaka-importante sa lahat. We protect our reputation as a Filipino here in Taiwan. Kasi, the difference is this. Lahat ng mga migrant workers dito, babalik sa Pilipinas. Ang natitira ay yung mga residents tulad ko. So, hindi masakit para sa kanila kung halimbawa hindi maganda ang stereotype ng Pinoy dito kasi aalis naman sila. Paano na yung mga naiiwan, lalo na yung mga Filipino-Taiwanese? Diyan tayo dapat nag-iisip, diba? Hindi lang yung para sa sarili natin. You know, dapat we learn to actually think of the consequences sa mga residente dito. Lalo na yung mga bata. Ang mga bata talaga kawawa, sa totoo lang. As in. POV. OMPOV. You have a different way on how to react and act on certain issues. Feeling nila, di kayo palaban, ma'am. Alam mo, Karen, yung brutal. Ang iniisip kasi nilang palaban is yung nakikipag-away ka, nang babastos ka. Halimbawa, parang namimersonal ka. But me posting those truths on my page is being a fighter. Kasi sa lahat ng gustong i-post yon, ako lang ang naglakas ng loob para i-post yon. Dapat isipin nila na talagang matapang ang taong ito. And bakit kita pera-personalin, diba? Hindi naman ako ang biktima mo. Yung mga biktima na nagsasabi, dapat sila talaga magreklamo sa police. Kaya nga, ang dami ko nang naturuan kung paano. Ang problema, kung malakas ba ng loob nila na ireklamo itong mga to. Kasi syempre, it's a case-to-case basis. Kaso yan, hindi pwedeng ibang tao. Halimbawa, nirape yung babae, hindi pwede yung police magsampa ng kaso. Dapat yung nirate talaga. You know? Hindi yan talaga maintindihan ng mga Filipinos. Kasi nga, we lack education. We lack the ability to understand laws and legalities. And marami pang iba. Kaya, alam mo, maraming ganyan na nagsasabi na hindi palaban. Pero, what's the use of telling you or expressing the truth na it's already a slap on your face, kaya nga nag-react, diba? At hindi ko na kailangang makipagtalo sa kanila or makipag-away. Alam mo, Carino, brutal, bakit? Kasi they're already hurting, kaya nga sila nagra-rant. And kahit na makipagtalo ka sa isang tao, kung talagang buo na ang desisyon niya, wala ka na, hindi mo na mababago yun, di ba? You can't argue with a fool. Yun lang yun. Kaya ganun na lang sila mapanlait. Natatawa din ako kung sino yung nilalait nila, di ba? Like, nilalait nila ako. Parang, kung gumagawa ka ng masama, tapos nang lalait ka ng taong nagsasabi lang ng totoo, sino yung dapat mas parang napapahiya, di ba? Yun, mga ganun. Kaya, hindi magandang makipagsagutan sa bayan sa mga bibig na walang magandang lumalabas. And, you know, you can actually tell if a person is educated or intelligent by the way the person speaks. So, sa salita pa lang, sa post pa lang, wala nang substance. So, alam mo na na wala talagang patutunguhan. Kahit ano pang sabihin mo, kahit gaano pa kaganda ang sasabihin mo, kung talagang wala, may problema yung utak, wala talaga. Di kaya, buo na yung isip niya sa mga pinaniniwalaan niya, wala ka na talagang magagawa. Kaya nga, mag-ingat-ingat din tayo sa mga taong ganito, klaseng pag-iisip. Diba? Kasi again, you can't argue with a fool. And baka ikaw din maging biktima, ikaw yung mapapasama. Ganun lang, alam mo ka rin yung brutal. It's a culture thing eh.
it's still a culture thing in the Philippines. Sa mga Filipinos talaga, sobrang colonial mentality. And I don't know how to heal it. Meron nga akong genius friend. Genius talagang napakagaling, especially in terms of technology and computers. Sabi niya, Filipinos is a cursed race. Talaga. Cursed race talaga. Kung hindi natin, bawat sa atin, magbabago ng mentality natin, wala talagang mangyayari sa bayan natin. Kahit sino pang Duterte ang maging presidente, wala talaga. If we don't change, wala. As in, yun yung mahirap. Saan yan? Yan. Bahala sila sa buhay nila. Kanya-kanya tayo diskarte sa buhay. Yes, Antong, tama naman. Ang maganda, nasa tamang diskarte, diba? So, sabi ni Madam Akira, meron kasi po Madam, likas na akala na sa Pinas pa din sila na law here in Taiwan is really law is law. I agree. Sana Madam, mas marami kayong mapagsabihan ng ganun para, you know, mas maraming matitino at mabubuting kababayan natin dito sa Taiwan. It's me, your papa. Karamihan ngayon sa ibang kabayan dito, kahit maging concerned ka sa kanila, feeling nila, alam na nila lahat. Tama po yan. It's me, your papa. Alam mo, I think it's also because of the social media era. Kasi talagang, when we have this social media era, and then we have this TikTok na parang lahat pwedeng makita, lahat parang pwedeng sumikat, alam mo yun, nagkaroon tayo ng entitlement syndrome. Parang gusto natin talaga na sa atin yung atensyon. Alam mo yun, sir? Na kahit mali na, go ka pa rin ng go. Tapos yung mali, nagiging tama. Alam nyo po, kaya nga maraming nagsasabi na we are in the end time na talaga. Kasi marami na yung pasaway eh. And who knows? Mas mabuti nga na sa end time tayo. Para, diba, malalaman na natin na kailangan nating magbago lahat. Kailangan nating maging mabuti talaga. Not just for other people, but to ourselves. Kasi every time we do something wrong, every time we have bad decisions, tayo talaga ang nagsasuffer. And like sabi ni Carino Brutal na parang nanglalait sila sa ibang tao. And then if the person na nilalait nila, like ako ang nilalait nila na wala akong ginagawang masama sa kanila, sila pa rin yung napapasama. And they get to carry the guilt and anger in their hearts forever. So, makikita mo yun sa mukha ng tao. As in, ako, I can see that really. Sa mukha pa lang ng tao, nalalaman mo na na meron talagang ganyang ibang vibe ang isang tao. Yeah, you guys can feel it. I'm sure. Can you feel it too? Because I can feel it. Time will come, Madam. Your kids are truly so proud of you as their mom. And I really pray the same thing, Madam Akira. I am just really doing and trying hard para ma-educate sila and for them to be very proud of their two nationalities, Filipino and Taiwanese. Kasi halimbawa, pag Filipino-Taiwanese yung bata, tapos yung alam lang niya ay Taiwanese, hindi niya alam ang pagka-Pilipino. There's this empty dark room pa rin sa buhay niya na hindi niya naiintindihan. Kaya, importante talaga bilang nanay ng isang Filipino-Taiwanese na ikaw talaga ang mag-alaga. And, syempre, you have to be willing na i-give up yung career mo, diba? Para sa kapakanan ng iyong anak. Yeah. Ang dami kong gustong sabihin, lalo na tungkol sa bata. Yeah. Huwag kasi mangialam sa diskarte ng ibang tao. Alam mo, Antong, hindi naman pangyengi alam siguro kapag halimbawa tulad ni Madam Akira na pinagsasabihan niya ng tama ang mga kababayan natin. Halimbawa, bawal magsigarilyo sa loob ng CR. Tapos nagsigarilyo ka pa din. Tapos pinagsabihan ka, "Huy, huwag kang magsigarilyo dito kasi pwede kang magbayad ng 15,000 NT, 'di ba?" Hindi 'yan pangyengi alam. Yeah. Ganyang mga bagay, that's facts and truths na dapat mong malaman kasi dapat mong sundin since you are in Taiwan. Diba? Yung mga ganun. So, we have to understand what is truth and what is sensationalizing things. Yung, sige, magsigarilyo ka, hindi ka naman nakikita. Diba? Okay lang yun. Diba? Mga ganun. Sige, huwag kang umuwi. Pag hindi ka naman nahuli, okay lang yun. Yan yung mga bagay na masama. Oh, 'di ba? Pero ang problema sa atin, yung mga nagsasabi ng totoo, 'di ba? Yung talagang
may alam mo yung totoong concern, ikaw pa yung pinagsasabihan na pakialam mo. It's not like that. Kasi if we have that kind of mentality, dapat wala nang pulis, wala nang sundalo, pataya na agad. Dapat ganun na. Diba? But I think everyone wants peace and order. Kaya nga may pulis tayo. Diba? Kaya nga may gobyerno tayo. Diba? Buhay nila yon, kaya wag nyo na pakialaman. Walang nangingialam ng buhay, Antong. I think you're talking about the personal stuffs, and I think that's a wrong kind of impression. We're talking about the reputation of the Filipino people. So, baka hindi nyo po naintindihan ng maayos. Okay. So, saan yan? So, sabi ni Carino Brutal, ingat po kayo lagi dyan, at in behalf sa mga nagmamahal at nagtitiwala sa inyo, thank you so much. And thank you, Carino Brutal. Thank you very much po. Hindi ko inakala na magiging ano tayo, seryoso tayo masyado, no? But I'm also thankful, okay? So, it's me, your papa. Tuuyan, way back 2008. Hindi ganyan ang mga kabayan dito sa Taiwan. I agree. Yes. Have a good sleep, Carino Brutal. Yan. Yes, Gemini 2014. Pansin ko lang, simula nang nagkaroon ng TikTok, halos lahat ng tao namulan na ng privacy. I agree. Mas naging open. Kasi nga video, mas madali lang gawin, di ba? Sa Facebook, kapag friends mo lang, okay na. Friends lang kayo, nagkakaalaman, di ba? Pero sa TikTok kasi, nagiging public siya, di ba? Lahat. Kung nakapublic ka, talagang lahat pwedeng makita yung buhay mo. Kaya, careful ka lang kung anong sinishare mo. Yun lang yun. Actually, it's not the way nakikialam sa buhay ng iba. We don't say na nakikialam. We're just saying the reality. And you are correct. It's me, your papa. Real talk, idol. Yes, real talk talaga. It's for your own credibility naman yung pagsasaway sa atin as foreigners here in Taiwan. And you are right, Carino. Yes, 100% nga sabi ni It's Me, Your Papa. And by the way, guys, it's already 10:30 pala. I also have to go. So, siguro final message ko na lang kay Anton, Carino Brutal, It's Me, Your Papa, kay Miss Akira, lahat kayo na nanonood ngayon, kay Sir German, and all of you guys. Ito lang ang totoo. Hindi po lahat na nagpapakasal or nandito ngayon sa Taiwan with their Taiwanese spouse ay para lang sa Taiwan ID. Marami sa kanila talagang mahal ang isa't isa, kaya nga nagpakasal. Kung meron mang gumagawa ng ganitong hindi magandang bagay, ang masasabi ko lang, payuhan nyo na huwag nang ituloy, kasi sila lang din ang mapapahamak. May divorce dito, pero sa Pilipinas wala pa. So malaking gastos ang annulment. And finally, when we talk about love, you know, it's nice to love. Magmahal ka lang ng totoo. Kahit na hindi ka mahal, magmahal ka lang. Ibigay mo lang yun, di ba? Di ba? Parang gift mo na lang din yun sa sarili mo na you can love freely. Kahit na hindi na naibigay sa'yo, kahit hindi na reciprocated, kahit hindi na naibalik. Importante, marunong kang magmahal. Kasi kapag marunong kang magmahal sa kapwa mo, ibig sabihin meron kang pagmamahal sa puso mo. And that's very important because God is love, diba? So keep safe. It's me, your papa. And good night, madam. God bless you. More power to you. Take care always. And take care sa'yo, Madam Akira. So it's long time no see, you know. And again, guys, you can watch the replay of this on my Filipino in Taiwan YouTube channel. So from here na lang, and thank you for all the likes. It's me, your papa, and to everyone, happy, happy weekend. Enjoy nyo ang weekend. Last na yon sa holiday bukas, diba? And work na naman sa Lunes. So, good night, everyone. Have a wonderful day.